Malayo na ang narating ng DARBC bilang isang kooperatiba mula nang maipamahagi ang mga lupa sa kanilang mga miyembro sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng pamahalaan. Ang mga simple noong magsasaka na empleyado ng Dole Philippines, mga benepisyaryo na sila sa anumang kikitain ng lupang kanilang pagmamay-ari. Ang pagiging miyembro ng bawat isa'y panghabang buhay na. Dumating man sa punto na masawi ang isang miyembro nito, na ililipat sa kanyang pamilya o sinuman na kanyang mapipili. Sa pagdaan ng maraming mga taon, unti-unti, umunlad ang kanilang kooperatiba. Nagkaroon ng iba't ibang mga negosyo kung saan bawat isa sa mga miyembro'y nakakuha ng kanyang parte sa kung anuman ang kikitain ng mga ito. Ilan sa mga naipundar na kanilang mga negosyo ang pagkakaroon ng isang gasoline station, space rental sa pagmamay-ari nitong building, trucking services, maging ang pagkakaroon ng manpower services na siyang nagbibigay tauhan, partikular na ang mga magsasaka na siyang magtatrabaho sa pinyahan. Bakit meron tayong nagpaplatay ng mga dagdag na negosyo, sir? Kasi nga, una, gusto natin madagdagan yung kita ng co-op para mas madagdagan yung matanggap ng mga members. Pangalawa, kung mas lalaki at magiging stable si co-op, mas marami tayong benepisyo na maibigay sa mga members. Correct. Pangatlo, doon na yung sinabi mo kanina, sir, na tinitingnan natin paano tayo magkaroon ng mas malaki pang impact sa community, especially sa buhay ng mga members. Dalawa sa pinakamalaking income nila ang pagkakaroon ng sariling pineapple growership at pagpapaupa ng lupain nila sa multinational company na Dole Philippines. Magka-partner ang dalawa sa napakalaking industriya ng pinya sa lalawigan ng South Cotabato. Taong 1963 na magsimula ang operasyon ng Dole Philippines dito sa bayan ng Pulubulok sa lalawigan ng South Cotabato. Kasama nila sa kanilang operasyon ang DARBC. Inihalin tulad nila ang kanilang sitwasyon sa isang mag-asawang hindi pwedeng maghiwalay. Ipinagmamalaki rin ang kooperatiba ang magandang ugnayan nila sa lokal na pamahalaan at pamahalaang panlalawigan. Ang kagandahan ng relasyon ng local government, even ang province sa mga malalaking cooperative nandyan. Pag meron kaming hiningi na kagaya niyan, naghingi ako ng lupa sa kanila ng 2 hectares para patatayuan natin ng fruit park. Hindi nagdadalawang isip, binibigyan niya yung lupa. So ganun yung relasyon meron kami, nag-give and take kami. Naging posible ang lahat ng ito sa tulong ng Department of Agrarian Reform na siyang pangunahing ahensya ng gobyerno na nakatalaga sa pamamahagi ng lupa. Isang napakalaking tulong para sa mga magsasaka ng pinya. Ayon kay Evangeline Bueno, ang Provincial Director ng DAR sa South Cotabato, hangad nila ang tagumpay ng mga kooperatiba kagaya ng DARBC. Ito po yung talagang pinaka-ultimate goal ng Department of Agrarian Reform na magkakaroon ng isang cooperative na magiging self-sustaining at mag-spur ng development within the economic development ng area. Ayon kay Evangeline Bueno, sa kanilang nakikita sa takbo ng DARBC, nagsisilbi silang gabay nito na magpatuloy upang matiyak ang sustainability ng institusyon. Para sa ahensya, nasa mataas na antas pagdating sa development ang DARBC. Dahil sa pag-unlad ng kooperatiba, nagsisilbi itong huwaran para sa ibang maliliit na kooperatiba. Dagdag pa ni Bueno, masasabing napakapalad ng mga members ng DARBC dahil kung anuman ang tagumpay nito, kanila itong direktang nararamdaman. Sama-sama sila at walang naiiwan sa pag-angat. Lahat ng libu-libong miyembro ay kabahagi sa bawat hakbang ng DARBC. Pero hindi maiiwasan na may mga problema ang kakaharapin bago pa man tuluyang magtagumpay. Ayon sa mga kasabihan, walang tagumpay na nabubuo sa loob lamang ng isang araw. Lahat nagsisimula sa maliit. May mga pagsubok na siguradong kakaharapin na siyang magpapalakas, magpapatatag at magbibigay aral sa lahat. Saksi ang DAR sa mga hamon at pagbangon ng DARBC. May mga taon na merong
ito ang usual namin nakaranasan sa pag-organize ng mga cooperative, yung problema sa loob ng organization on how to handle yung management versus doon sa, at saka yung isa is yung mga policies. Policies na sometimes kailangan nating i-refine. Bahagi ng responsibilidad ng DAR ay ang pataasin ng level of awareness, lalo pang pagyamanin ang magagandang bertud sa kooperatiba at pagpapaintindi na kinakailangan nilang bumuo ng grupo dahil kung mananatili silang maliit, mahihirapan silang makipagsabayan sa mga naglalakihan at established na mga negosyo. Samantala, dahil sa lupa, may mga issue na rin kinaharap ang DAR-BC. Kasama na rito ang claim ng ilang mga miyembro ng Blaan tribe sa lupang na ipamahagi na sa kooperatiba. During the identification ng ARBs, that was in 1988, hindi po sila doon kasali sa na-identify. Anya, nagsagawa ng validation ng DAR patungkol dito at matapos ang pagsisiyasat ng opisina, lumabas na ang mga benepisyaryo talaga ay ang mga magsasaka na ngayon ay mga miyembro ng DAR-BC. Kasama rin sa isyu ng paghahandog ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo, ang pangambang baka ibenta lang ito ng mga mabibigyan. Paglilinaw ng DAR, wala namang ganitong problema sa DAR-BC dahil sa collective ang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Ibig sabihin, ang naibigay na lupa sa kooperatiba ay pagmamay-ari ng lahat ng miyembro. Dahil sa ganitong sistema, napipigilan ang anumang plano na may pagbili ang napamahaging lupa. Isang seryosong usapin ang land dispute. Mainit na usapin na nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Dahil dito, nagiging komplikado ang sitwasyon na kung minsan ay umaabot pa sa karahasan. Kahit ang DAR na siyang nangangasiwa sa pagkakaroon ng maayos na pamamahagi ng lupa o pagbubuo ng mga co-op, may mga problemang kinakaharap hinggil dito. Not necessarily na threat na yung naranasin namin na napatayin, but meron sometimes mga texts noon, parang kwento-kwento lang. Para naman sa kanyang sariling karanasan, wala naman siyang masyadong naranasan mga pagbabanta. Anya, maaring masasalamin ito sa maayos na pagpapatupad ng mga programa ng kanilang ahensya, maging ang pagkakaroon ng tamang koordinasyon sa mga landowners at mga farm beneficiaries. Sa kasalukuyan, walang masyadong tensyong namumuo na may kinalaman sa away sa lupa. Sa lalawigan ng South Cotabato, konti na lang anya ang natitirang mga lupang hindi pa na ipapamahagi. Mga nasa higit kumulang mga 3,000 hektarya na lang ang natitira. Bahagi ng mandato ng DAR, may bigay sa mga karapat-dapat na mga benepisyaryo ang mga agricultural lands. The ownership must be established. So, it's a private agricultural land. Nagko-cover din po kami ng mga government lupa na na-foreclose ng government financial institution. Kasama rin dito ang mga government-owned lands na naiproklama bilang mga reservations tulad ng mga paaralan at iba pang mga institusyon na hindi nagagamit. Dagdag pa ni Bueno, nag-issue na sila ng notice of coverage kung saan noon pang 2014 ang naging deadline. Matapos ito'y dadaan na ito sa proseso. Dumating man ang panahon na tapos nang maipamahagi ang mga lupa, hindi naman dito natatapos ang misyon ng DAR. Ang role kasi ng Department of Agrarian Reform, hindi lang po kasi sa pamamahagi ng lupa. And then there are also some sinasabi nating mga residual tasks. Because we are there are some cases na pag merong let's say abandonment, no, pinabayaan yung lupa at saka may mga violation, kami po yung departamento natitingin na i-allocate, reallocate namin doon sa ibang tao na qualified based on the qualification that was stated in the law. Sa patuloy na paglilibot ng UNLAD Pilipinas sa lalawigan, ating inalam kung paano nagsimula ang Dole Philippines sa bansa at kung bakit napili nila ang bayan ng Pulumulok at karatig na bayan nito sa lalawigan ng South Cotabato upang pagkukunan ng mga pinya para sa kanilang mga produkto. Eksklusibong nakapanayam ng UNLAD Pilipinas si Nicholas Yanakis, ang Vice President and Managing Director ng Dole Philippines, para ibahagi ang pagsisimula ng kanilang kumpanya rito sa Pilipinas. Ayon sa kanya,
Higit 5 dekada na ang nakararaan mula nang maitayo ang kanilang kumpanya dito noong 1963. Pagbabahagi niya, bago pa ma-develop bilang pineapple plantation, isang simpleng damuhan lamang ang lugar. Dahil sa lokasyon at klima na meron sa lugar, perfect place ito para sa pagkakaroon ng plantasyon ng pinya. Pineapple is requires special conditions which are only found in certain parts of the world. At this place, Polomolok and South Cotabato and Mindanao really has got those conditions. So from zero in 1963 to 20,000, roughly 20,000 hectares today, and about 800,000 metric tons of pineapples. Ang kanilang mother company ay nakabase sa California sa US. Hanggang noong 2013, nakumpleto nito ang pagbenta ng worldwide packaged foods and Asia Fresh businesses sa kumpanya ng Itochu na nakabase naman sa Japan. Layo ng kanilang kumpanya na makapagbigay ng masustansyang produkto sa publiko. Sa kabuuan-anya, nasa humigit kumulang 20,000 mga katao ang nagtatrabaho o konektado sa kumpanya. For me, the work ethic, the commitment of people in South Cotabato and North, to be fair, here in the Philippines so far, is second to none. I think it's fantastic. I think that we are blessed with the capability and the work ethic and attitude that we have. Dagdag pa nito'y pinahalagahan ng kumpanya ang boses ng bawat isa sa kanilang mga tauhan. Paliwanag niya, bahagi ito na magandang pamamalakad ng kanilang kumpanya. Binigyang diin ni Yanakis na kanilang prioridad ang kaligtasan at seguridad ng kanilang mga empleyado, ng kanilang komunidad, at maging ang kanilang mga naging partner sa negosyo. My view and the way we operate here at Dolphil is that through our actions, we can eradicate a risk of security and safety. And I would like to focus very much on both how we operate in the core plantation, how do we treat people at work, how do we treat people in the community. Samantala, tulad ng iba pang nagsisimulang kumpanya, may mga pagsubok din na dinaanan ng kumpanya sa Pilipinas, gaya ng pagkakaroon noon ng limitadong investment. Ngunit isa sa pinakamaituturing na pinakaimportanteng dahilan kung bakit sila naging matagumpay sa kanilang business dito sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng maayos at magandang relasyon sa kanilang mga stakeholders. Bentahe sa kanila na ang kanilang nirerentahang lupa sa Darby Sea dahil sa napakalaki nito, kontigos o hindi kalat-kalat, at hindi na kinakailangan na bumagtas pa ng pagkalayo-layo ng kanilang mga equipment mula sa isang farm papunta sa ibang farm. Halos kalahati ng kabuuang nasa higit kumulang na 20,000 hektarya ng taniman ng pinya na meron ng Dolphil Philippines, pagmamay-ari ng Darby Sea na umaabot na sa 9,000 hektarya. Dagdag niya, dahil sa integration ng kanilang kumpanya at ng komunidad, kung saan 5,000 miyembro ng co-op ang naging bahagi ng komunidad, kung saan matatagpuan ang kumpanya ay mas nagiging matagumpay sila. But I think operating in an environment like Mindanao, South Cotabato, again comes down to relationships and the way one operates in an environment. In short, I think DRBC is doing a good job. I think the leadership of DRBC is representing the cooperative well. They have a good strategy for diversification. We are actually working together to look at how can we enhance the value between the partnership, in the sense of, I'll use a very small example. If we're able to get the quality of Darby Sea pineapples, which they grow for Dole, to a higher level, that will be better for Dole and it'll be more income for Darby Sea. Pagdating naman sa pakikisalamuha sa mga indigenous people o mga IP sa lugar, meron sila mga extended pineapple growership program sa mga lugar na mga ito. Anya ang kanilang socio-economic environmental development plan ay holistic. Ibig sabihin, sa pagpunta nila sa mga lugar na walang economic activity, nakakapagbahagi sila ng kaalaman sa mga tao kung paano mag-alaga ng pinya, mag-develop o linangin ang mga lupang nakatiwangwang lang. Kasabay nito, kasama ang kanilang Corporate Social Responsibility o CSR arm, ang Mahintana Foundation na isang non-stock non-profit organization na nagpapatupad ng mga community development program. Kasama sa kanilang mga major programs ay ang environmental protection, conservation and rehabilitation, enterprise development,
basic social services, at ang institution building and governance. Ayon kay Lisa Hora, ang executive director ng Mahintana Foundation na nakatutok sa kapakanan ng mga IPs na nasa Region 12, isang integrated development approach ang kanilang ipinatutupad sa mga lugar kung saan nag-ooperate ang Dole Philippines. This means holistic development support that we give to our assisted communities, especially the indigenous peoples. So basically, as also mentioned, Dolefil CSR supports the government's program on health and education. That's why we do help the community in health education, nutrition, sanitation, and other support, no? And also the environment. Naghahandog sila ng mga training, tinuturuan ng mga assisted communities kung paano bumuo ng mga nurseries ng mga punong endemic sa kanilang lugar. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng livelihood support ang mga komunidad. We hire our local communities to plant trees and maintain for the next 2 years with an agreed survival rate of 85%. So we do pay them in maintaining the trees they planted. Patunay ang mga ito na bukod sa negosyo, matagal nang tumutulong ang Dole Philippines bilang bahagi ng kanilang responsibilidad. Samantala, bahagya naman silang naapektuhan ng pandemic pagdating sa operasyon dahil sa mga restrictions na pinatupad, kung kaya naging limitado ang galaw ng kanilang mga tao. Hindi lahat nakakapasok sa kanilang opisina at planta, habang ang iba naman ay naka-work from home. Naapektuhan din ang mga barko nila na nahaharang dahil sa matinding mga health measures na ipinatutupad sa ibang mga pantalan sa mundo. Kabaliktara naman ito pagdating sa kanilang sales dahil anya, tumaas ito matapos maging in demand sa kanilang produkto. Ngayon, kinakailangan palakasin ang resistensya laban sa COVID-19. Pagdating naman sa patuloy na pagpapaunlad ng kanilang kumpanya sa inaharap, nais nila na palawakin pa ang maabot ng kanilang produkto. Kasabay nito ang pagtiyak sa tuloy-tuloy na pagpapaganda ng kalidad ng kanilang mga inaaning mga pinya. Patuloy silang naghahanap ng mga marerentahan pang farm para dumami pa ang kanilang mapagkukunan ng mga produkto. Kasama din sa innovation ay ang paggamit ng makabagong teknolohiya para mapadali ang kanilang mga operasyon. Sa magandang pakikitungo ng kumpanya sa mga stakeholders nito tulad ng DARBC, walang humpay na pag-angat ang dulot nito sa ekonomiya ng Pulumulok at South Cotabato. Tulad ng magandang relasyon ng DARBC sa Dole Philippines, may maayos din silang relasyon sa Department of Agrarian Reform. Kahit na matagumpay na ang kooperatiba, may mga bagay na kinakailangan pa rin nila ng tulong ng ahensya, gaya ng pagbuo ng mga kalsada malapit sa kanilang taniman. Bukod pa rito, ay kaagapay din nila ang ahensya sa pagbibigay ng mga trainings para sa mga benepisyaryo. Sinisiguro naman niya ang pagpapatupad sa kung ano ang naaayon sa batas. Dito sa implementation po, ang ano natin is social justice. So as much as possible, we as implementers, we have to be very yung judicious in our actions and our decisions, na kailangan po as much as possible, kailangan ma-serve yung lahat ng nangangailangan. Malaki na ang ipinagbago ng DARBC at nakikita ng DAR ang patuloy na pag-usad nito. Mensahe niya sa mga miyembro na laging magtulungan para makamit ang tagumpay ng inaasam sa buhay. To DARBC, congratulations to what you have done, for all the achievements that you have made on the previous years of your existence. Just continue to perform well and be an inspiration to all other cooperatives within the South Cotabato. And for the management, try to maintain what you have been doing or improve more for the betterment of your members. Lubos ang pagtanaw ng utang na loob naman ang ipinahatid ni Vincent Palma, ang chairman ng DARBC, para sa DAR na isa sa mga naging susi sa tagumpay na tinatamasa ng kanilang kooperatiba. Kagaya ng sinasabi nga namin parati, kami na officers, even yung members namin, we will be forever grateful
sa ginawang programa ng DAR noon. Malayo na ang narating ng DAR-BC mula nung unang mapuusilan. Sa paglipas ng taon, libo-libong pamilya na ang nakinabang sa atin na tulong ito. Patuloy ang pagunlad ng pamumuhay ng bawat membro, kasabay ng tuloy-tuloy na paglakas ng industriya ng Pinya sa bayan ng Pulumulok at sa buong South Cotabato. Tunay na naging instrumento ang mga Pinyang kanilang itinatanim sa pag-angat ng kanilang mga buhay. Dumaan man sa mga tinik, hindi ito naging hadlang para malasap nila ang tamis na hatid ng Pinya. UNLAD Pilipinas.